Bukod sa baha at landslide, nag-iingat ang mga taga-Albay sa muling pagragasa ng lahar ngayong posible ang bagong bagyo. At mula sa Legazpi City, nakatutok live si Salima Refran. Salima. Iba, nag-preemptive evacuation na nga sa ilang barangay sa dalawang bayan dito sa Albay bilang paghahanda sa dalang ulan ng parating na posibleng bagyo. Buong umagang maulan dito sa Albay, ang DPWH puspusa ng dredging sa mga daluyan ng tubig mula Bulkang Mayon. Ang pamilyang ito, narito pa rin sa kagsawa sa daraga kahit nalubog din sa lahar ang kanilang bahay nang manalasa ang Super Typhoon Rolly. Natatakot pa po kami. Mamaya nga po, pagkatapos ito pagkaluto namin, pagkakain, uuwi naman kami kasi ayaw na namin na dito, baka nandyan naman yung baha. Si Lola Magdalena, kumuha ng ilang gamit. Dadalhin muna siya ng kanyang mga anak sa Maynila. Natatakot na naman kayo, baka maulit na naman. Talagang hindi na kami titigilan. Pinalikas namang muli ang mga residenteng nananatili pa sa Barangay Travesia at San Francisco sa Ginobatan. 300 bahay rito ang nalubog din sa lahar noong bagyong Rolly. Inaasahan kasi magpapaulan ngayong weekend ang panibagong posibleng bagyo. Malaking problema ito, lalo't hindi pa nakakabangon sa hagupit ng Super Typhoon Rolly ang Albay. Bukod sa baha at landslides, nag-iingat ang probinsya sa muling pagragasa ng lahar. Mas delikado kami ngayon sa lahar. Dahil silted, mas silted ngayon ang river channel galing sa Mayon. Ang babagsak na lahar galing sa upstream, pag nagkaroon ng sectoral collapse sa upstream ng mga galis, wala na siyang dadaanan sa ilog, dadaan na siya sa residential. Maghahanap siya ng panibagong dadaanan. Tuloy-tuloy naman ang pagdating ng tulong mula sa iba't ibang panig ng bansa. Ivan, abiso nga ng mga otoridad sa mga residente, maging alerto, huwag magpakakampante at makinig at sumunod sa utos ng evacuation kung kakailanganin. Yan ang latest mula nga dito sa Legazpi City sa Albay. Ivan. Maraming salamat, Salima Refran.